everyday ah, gising ka, yung swab niya ganyan kahaba, tapos susundutin ka araw-araw. May one time pa na o nagdugo yung ilong ko talaga. I'm very thankful na binigyan niya ako ng second chance. And then, nagkakaroon tayo ng problema dyan sa Pilipinas. I just want to do some Thanksgiving. Hirap po maging OFW. Hindi biro ang mawalay po sa mga mahal sa buhay. Dito is pagluluto talaga. Hindi ko maisip na sa sobra na namin na pag-iingat ni na amo sa mga bagay-bagay at hindi na nga ako lumabas ng mga ilang linggo para lang makaiwas sa crowd, sa ganun, no? Sa pwede baka kung ano makuha mo sa labas, no? Pero still, dito mo rin pala makukuha sa loob. Yung mag-asawang matanda, galing sila sa, ano, sa tatlong linggong pag-tour sa India. And then after the tour, dito sila tumuloy for 6 days before going back to Canada. And dalawang araw bago sila bumalik ng Canada, medyo nagnatangmatan ng babae. March 4, gumising ako ng masyadong masakit yung ulo ko tsaka yung sore throat ko na meron. The night of March 9, kinuhanan nila kami ng specimen, swabbing. At yeah, kinonfine na ako. Lumabas yung result ng March 10. Positive. Ingat. Love you. Okay, bye-bye. Marami ka talagang na-miss. Hindi mo na mabibilang kung ano yung mga bagay na na-miss mo na sana ginagawa mo together with them. No? Nagka-girlfriend yung mga anak ko nang wala ako. Pero syempre, okay naman sila. Mahirap. Kasi nung unang alis ko, yung bunso ko, grade 1. And somehow, parang ano siya, very clingy siya sa akin. Napakasakit. Pagka maaalala mo yun, tapos dumaan yung mga panahon na hindi mo talaga nakita yung childhood niya, yung paano siya lumaki. Napakahirap, but kailangan i-mindset mo yung ano mo, i-mindset mo yung sarili mo na ginagawa mo to dahil para din sa kanila. Sabi ko, anak, eto last na to, sabi niya, tawid natin tong bahay. And then by the time, sabi niyo naman, willing kayong tulungan ako. O, di maano lang natin, stable na kayo sa trabaho nyo, di-stop na si Mama.
he will be serving as a radiologic technician. So siya yung kuha ng x-ray, and I know how exposed those rad techs are pagka sa COVID. Na parang grade 1 yung anak ko, ako magbibihis ng, ako magsusuot sa'yo ng PPE para sigurado ko lang walang lulusot na ano, ganun pa rin yung pakiramdam ko bilang ina. Kasi natatakot ka. Yung anak mo sasabak doon. Eh, naranasan ko kung gano'ng kahirap magkaroon ng COVID. Hi, Mama! Si Janus ay abala sa kanyang trabaho bilang isang frontliner. Alam ko na nag-aalala ka sa kanya ngayon sa trabaho niya. Huwag kang mag-alala. Maging hopeful lang tayo na siya ay maging safe. Ito nangyari talaga na medyo baga hindi ako pinalad na nakasurvive. At least masasabi ko sa sarili ko na hindi ko iniwan o hindi ko naiwan yung mga anak ko na hindi prepared sa buhay. Natutuwa ako na nagampan na namin mag-asawa ang responsibilidad namin sa kanilang magkapatid. Gusto kong magmamahalan sila magkapatid. Kasi dadating ang time na mawawala kami ng mag-asawa. Is Dr. Chung not coming today? Dr. Chung is not coming today? Nung nabalitaan ko na ayun na nga, ganun na nga, nag-positive na si Mama, hindi ko maisip kung paano naging posible yun eh. Paano siya naging nahawaan ng sakit. Para sa akin, hindi maiwasan na mag-alala talaga. Pero ganun pa man, hopeful pa rin ako kasi kilala ko yung mother ko eh. Malakas siya. Sabi ng asawa ko, mabuti na makakalabas ka na. Tapos si kuya naman, nag-post na siya na sabi niya, yes, panalo kami. Ba't mo nilulun yung butong pakwan? Hindi ko binilun. Eh ano? Gusto ko na mag-doktor. Gusto ko mag-doktor, Ma. May pera ka, pampacheck up. Mahal ba? More than thankful. Yung taus-puso mong pasasalamat, kulang pa rin sa pasasabaga. Kulang ang buhay mo na ipalit mo para magpasalamat. Pero yeah, I'm very thankful na binigyan niya ako ng second chance. Tatlo lang ingredients niya. Maalwan ang trabaho dito. Nakatanggap ako ng financial assistance from POA. And then of course, nakatanggap din ako dito sa Hong Kong. At tapos wala naman akong binayaran sa ospital, di ba? Tapos ako pa yung nag-gain. And then nagkakaroon tayo ng problema dyan sa Pilipinas, lalo na dun sa barangay where we lived before. I just want to do some Thanksgiving. Nang pumasok sa account ko yun, wala lang, parang pumasok lang sa isip ko, well, why don't I donate this? Heed to a call sa ating mga OFW, ang ating mga kababayan sa Pilipinas, nangangailangan po sila ng tulong natin. Ang estado po talaga ng pamumuhay namin, eh, yung iba kaya po nagkakaroon, nagtatrabaho po sila sa pabrika. At yung kalimitan po talaga dito ay sa construction. Yung kumari ko, which is she's a stay-home mom,
at nandun din siya sa dating barangay na pinakanvas ko, magkano ang kaba ng bigas, sa ganitong halaga, ilan ang mabibili natin, plus of course the plastic bags and kung ano-ano kailangan. So, yun, no wasted na pera. Talagang lahat buhos, naka 20 kabans of 25 kilos, 20 sacks, 20 cups, 20 sacks of 25 kilos. Yung gano'n. So, somehow nabigyan namin. Masaya po ako at nagpapasalamat kay Lord na buong tapang at pananalig na hinarap ni Ma'am Jinky ang pagkaka-recover niya po sa COVID-19. Thank you at in-include mo kami sa iyong OFW bayanihan. Sa malita bagay, nakatulong tayo. Para sa iyo, Ate Jinky, saludo po ako sa tapang mo. Kaya po kami ay nakabili ng 10 kabang bigas. Bawat isa po ay tinimbang na sa 5 kilo bawat isa po. Kaya po kami nakaisang 100 piraso. Hindi naman sasabi, wala nang salitang papantay kasi. Thank you, ha. Nagkasakit siya ng COVID eh. Pag-ibabot na lang ang pasasalamat. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong sa akin dito. Dahil sa pagtitiwala niyo sa akin at sa nakikita niyo yung sitwasyon sa Pilipinas, hindi kayo nag-atubili na tumulong at makalikom tayo ng pera sa mga pamilya po ng isang OFW dyan sa Pilipinas. Bigyan niyo po ng pagpapahalaga ang pinaghihirapan dito ng inyong mga kaanak bilang OFW. Bilang isang survivor din po, natutuwa ako na nalampasan natin si COVID, na nanalo tayo sa kanila. At itong second chance na ito na binigay sa atin ng Panginoon, sana wag natin sayangin. Gawin natin ang lahat ng bagay na kung paano natin ma-afflict din ang ating pamilya, ang ibang na magkakaroon ng sakit ng COVID. I'm here now, waiting for my turn. I think they will call my name. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng guidance mo sa amin dalawa ni Janos, sa lahat ng sakripisyo mo na nagtrabaho ka dyan sa ibang bansa. Hayaan mo, once na makauwi ka dito, kami na ang bahala ni Janos para magtrabaho, para hindi mo na kailangan pang bumalik sa ibang bansa. Miss na miss ka na namin. We love you, ma. See you soon.